siwalain ako ng panyo. Ma, akin na lang dyan, Ferdinand. No, sinot ko to, mukha akong yayamanin. Kasama nyo, tas kayo pa ang galit. Ha? Kayo pa galit. Hi guys! So, ngayon tayo ay mag-haul ng mga pinamili natin sa Taytay Tiangge. And I'm so excited na ipakita sa inyo yung mga pinamili ko. Hindi naman siya ganun karami at don't expect na yung mga sexy outfit ako ipapakita sa inyo kasi hindi pa keri ng atin yung girl. Ayun, ito yung mga sa tingin namin mapapakinabangan namin, masusuot namin sa Christmas and New Year. And medyo nahirapan kami ni Mama kasi halos lahat ng mga damit sa Tiangge ay meron na kami. And wala kaming size kasi most of the time is free size lang at hindi sila nagre-release ng mas bigger size or swak sa size ko na chubby. Ayun, so medyo nahirapan kami mamili dahil nga wala akong size and ayun. Yung iba kasi medyo mahal so hindi natin afford yun best. Pero yung mga mahal kasi na yun, mostly mga overruns and galing Bangkok daw. So ayun. So simulan natin sa pinamili ni Mama. Konti lang naman to. And, ayun. Medyo nalungkot si Mama kasi konti lang na pamili niya. So, ako nalang inutusan niya na bumili ng mga damit niya. Kung just in case na may makita ako for her. And, ayun. So, ito lang yung napamili niya nung kasama kami nung Sunday. Ito. Hindi ko na siya nasukat kasi hindi ko na siya sinukat para sa inyo guys kasi hindi siya kasi sa akin. Saka makapasira kasi nga medyo maliit siya. So, kasya to kay Mama. Pakita ko na lang sa inyo yung video habang sinusukat niya to. Ayan. So, ito siya, guys. Nabili namin to ng... So, nabili namin siya ng 160 pesos. Ay, wait. Lumabas yung nasa loob. Ayan. So, nabili namin siya ng 160 pesos. Maganda siya kasi, oh. Ang ganda nung sa baba niya, oh. Parang papalda effect. And may tali siya dito. Nabili namin siya sa CME Tiangge. Stall 129 kung gusto niyo rin bumili ng katulad nito. And marami siyang color available kung ayaw niyo ng yellow. Ayun. So 160 pesos siya guys. Ang ganda no. Tsaka maganda yung tela niya guys. Parang siyang ano, pwede siyang pang formal or kung may event kayong pupuntahan. Maganda siya guys. Pwede niya siyang ternohan ng slacks. Pwede rin pants. Pwede rin siyang shorts. Why not, di ba? So, ito. Kay Mama to. Next, mga panyo. Nakita namin siya sa 𝙁𝙧𝙚𝙖𝙤𝙖𝙖𝙧. Stall 123. Ewan ko kung permanent siya doon or noong araw lang na yun nandun siya. Pero, ayun nga. So, bumili na kami for 4 pieces for 100 pesos. So, bumili kami ng 8 pieces ni Mama. Ayan, ang dami. Armando Caruso siya. Ewan ko kung tunay ba siya. Ayan, sunshine. Ay, nang biniling panyo ni Mama kasi lagi kami nauubusan ng panyo. Lalo na ako, siwalain ako ng panyo. At ayun, kung saan-saan ko napapatong, nalilimutan ko na kung nasan yung panyo ko. Kaya hindi ko na alam. Kaya si Mama, dati binibilan niya ako ng original Armando Caruso. Pero lately, nabihirang naman din ako magpanyo. Minsan nasa bag ko lang, kahit hindi ko naman siya nagagamit. Ayun, so minsan nawawala ako kapag hawak-hawak ko siya, tapos napaipatong ko. Minsan nalilimutan ko kung saan ko naipatong. Minsan hindi ko na alam kung saan ko siya nailagay. So ayun, minsan nawawala. Minsan nahihiram ng boyfriend ko pag kailangan niya ng panyo. So ayun, so meron na akong panyo. Thank you! Last na pala to, ito yung minili ko kay Mama nung kasama ko si Jowa. Dahil nagpapabili siya kasi kailangan namin ng baby pink. Sana magustuhan ni Mama. Nabili namin to sa bag pistol, 69, pasilyo to. Knitted top. Kasi naghahanap si Mama ng knitted and baby pink. Kasi kailangan namin ng baby pink para sa birthday ng tita ko. So gusto niya baby pink. Ayan, so hinahanap kami. Sana magustuhan ni Mama tong design na to. And ayun, marami pang ibang klaseng knitted top yung nagbilan namin. So, kayo yung bahala kung gusto niyo puntahan yun. Nabili namin to ng 200 pesos. Murang-mura na siya, guys. And maganda naman siya. And hindi naman siya manipis. Ayan. Ganito yung design niya. Para malapitan. Ayan. So, ayun lang yung kay Mama. Ang bilis, diba? So, yung akin na, guys. Hindi rin naman to marami. Kasi, tulad nga na sabi ko, nung una, meron na ako nung ibang damit. And ito yung mga damit na sa tingin ko,
gusto ko pang dagdagan. At saka kailangan ko. At saka nakita na ko. So, ayun. Ito. Nabili ko to sa CME Tiangge. Ayan. Nakita lang kasi ako sa design niya na may mukha. Ayan. And, nabili ko to besides stall 199 for 100 pesos. Wala kasi siyang stall number kasi feeling ko, kasi nasa labas siyang area. So, feeling ko, ano lang siya, temporary. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung stall number niya. So, ayun. Nakita lang ako. Tsaka mahaba siya. So, pwede ko tong pamalit after gym ko just in case. Kasi ayoko na medyo maiksi yung t-shirt ko kapag nag-gym ako. So, gusto ko medyo mahaba-haba yung t-shirt ko. So, swak na swak to. Baka gamitin ko na lang to pamalit sa gym. Kasi may, kumpleto na yung ano ko eh. Mga t-shirt ko for gym. So, ayun. Clean shirt. Nabili ko to sa Freedom Bazaar. Stall A55. Ayan. Nakita lang kasi ako sa color niya. Tsaka mura lang siya. Nabili ko to ng 100 pesos. Pero 24180 talaga siya. Eh, wala na akong mahanap. May mga ibang color pa to. Pero hindi ko na kinuha yung ibang color nito. Kasi ang weird naman kung ibang color kukunin ko tapos ganito rin, no? So, wala na ako nahanap. Tsaka wala akong size. So, ayun. Isa na lang binili ko, 100 pesos. In fairness, sa Freedom Bazaar, dati kasi wala silang stall number tsaka hallway. So, ngayon, napansin ko nung bumili ulit ako doon, may stall number na sila, in fairness. Kasi maganda yung may stall number at hallway number or letter para just in case na katulad nito, nai-inform ko kayo kung saan ko sila nabili. Mas madali nyo sila mahanap or kung gusto nilang balikan yung stall na yon, mas madali nilang makikita. So, very good tayo doon, Freedom Bazaar, kasi upgrade na kayo. And, ayun, okay na okay yun. So, next is romper. May romper na ako sa bahay. Ang nabili ko pa is plus size. So, nahirapan ako kasi nakikita yung boobs ko doon. So, naglagay pa ako ng parang, ano ba yun? Yung basta may dinidikit na ganun para hindi bumuka yung sa damit. So, ito. Nabili ko to sa Freedom Bazaar. B22. 180 pesos each. Ayan siya. Pero, tinawaran ako ni Kuya. So, nabili ko siya ng 350 pesos. Nakatawad ako ng 10 pesos. So, ang ganda kasi ng color niya. Ang tagal ko nang pinapangarap yung gantong design. Tsaka, itong suot ko, doon ko rin to binili. Ayan. So, doon ko rin siya binili. So, ayun. Pero, yung iba kasi, may nabibiling 150 pesos. Pero, medyo maliit yung size. So, hindi kasha sa akin. So, sabi nung tindero, hindi kasha sa'yo yan. Kasi medyo malaki yung entrada. Malaki yung size nito. So, kasha sa'yo to. Hindi siya plus size ha. Free size siya. Pero, kasha siya sa akin. So, okay siya sa mga size ko. And, ayun. So, nakakatuwa kasi ang dami rin nilang design na available sa store nila kung gusto nyong puntahan. Freedom Bazaar B22. Doon siya mahanap, guys. Sobrang mabait ng mga tindero doon. And, ang daming choices na design na gusto nyo. Ako ito. Gusto ko talaga yung mga daon-daon. So, next na tayo, guys. Jumper dress. Ayan siya. Hindi ko alam anong tawag dito eh. Pero, jumper. Tapos, dress na lang yung ginawa kong name sa kanya. Actually, dapat si mama yung magsasuot ng jumper dress. Kasi sabi niya, pag wala siya nahanap, jumper na lang ang sasuotin niya. Kaso, nung nakita ko to, ang cute-cute, sabi ko, maaking na lang jumper dress. So, naunahan ko siya. Nabili ko to ng 120 pesos sa EMF Stall 355. Ayan. Actually, meron siyang ternong white t-shirt. So, kung gusto nyo may white t-shirt, 160 pesos. But since meron naman akong white t-shirt or any color na gusto nyo iterno dito, okay naman siya, guys. And, kasha sa akin, sexy ko tingnan dito. At okay naman yung tela niya, guys. Maganda naman. Maganda yung tahi niya, in fairness. And meron siyang dalawang bulsa sa harap. So, okay siya. Ang ganda-ganda niya. Kahit simple lang siya, ang ganda niya talaga. So, next one is t-shirt lang siya. Alam ko medyo matagal ng uso to. Ngayon lang ako nakikiuso. Kasi ngayon lang ako nakahanap ng size ko at okay naman sa akin. Approved din sa jowa ko. So, ayun. Nabili ko to sa IGPAI. 65 pesos kapag retail. 55 pesos kapag wholesale. Stall number 8 ko siya nabili. Ayan.
Marami pa siyang color available. Actually, gusto ko rin yung color orange na ganito. Kaso, meron na kasi ako mga orange-orange na ganun. Sabi ko, iba naman, green naman. Kasi ang dami ko na talagang, ano, yung parang ganito yung color niya na pagka-orange. Hindi ko lang, brown ba siya? Orange. Basta brown. Orange-brown. Ibang kulay yun. Hindi ko alam eh. Comment down below kung anong kulay to. Basta yung gantong color. Marami na kasi akong gantong t-shirt na gantong color. So, ayun. Sorry guys, medyo namamalat na ako. Kaya ipakasok sa salita. Next one, isa ito sa mga pinakagusto kong binili ko sa lahat. Kasi parang, sinote ko to, mukha akong yayaman yun. Promise. So, ito, blouse na may tali. Siya. Nabili ko to sa Bagpi, stall 165 to 166, Pasilio 3. And nabili ko siya ng 150 pesos kapag retail and then 130 pesos kapag wholesale. And ang ganda-ganda niya, guys. Hirapan kami ng boyfriend ko mamili ng color kasi halos lahat ng color doon ang gaganda, winner. Pero ito na lang sabi ko kasi parang ang saucy niyang tingnan nung gantong color. Para siyang ano eh. Ano bang color to? Parang rosy pink. Para siyang ganun. So ang ganda-ganda niya. Parang siyang yayaman. Yung singot ko to, ang ganda niya. So, pwede siyang sa pants, pwede siyang sa slacks, sa leggings, pwede rin shorts, kung gusto nyo. Ang ganda niya kasi talaga. Pwede siya i-partner kahit saan. Winner. Tapos, mag-heels ka. Ay, perfect na perfect. Next is, ito. Nakita lang kami. Ito sa dress na to. Ayan, ang cute kasi niya. Dahil sa sobrang cute, nalimutan ko saan store ko siya nabili. Ayan. Ang cute niya kasi, oh. Nung nakita ko to, ang una kong naisip agad yung pamangkin ng boyfriend ko. Kasi cute talaga ako doon sa batang yun. Eh, since nakasama ko siya sa Bicol trip, yung baby doon, yun yung pagbibigyan namin. Eh, inaanak siya ng boyfriend ko. Bali, pamangkin niya yun. So, ayun. Sa TMT ko siya nabili or Taytay Mega Tiangge ko siya nabili. So, 150 pesos ko siya nabili. And ang cute. So, bigay namin to sa Pasko. Ayan. Ang cute talaga niya. Ang daming choices na gusto nyong design. Ang dami talaga dun. Winner, promise. So, hindi ko na siya nalagay kasi hindi ko lang kung isasama ko ba siya sa haul. Tapos, tsaka ako napag-desisyon na isama siya sa haul kasi hindi ko natandaan yung stall. Hindi ko na rin nabalikan kasi ang daming tao. Promise. Next is shorts. Ayan. Para sa boyfriend ko, light blue yung pinili namin kasi bagay ito dun sa polo na binili namin para sa kanya. And, ayun. Hindi ko na nilagay yung stall tsaka yung Tiangge sa namin binili. Kasi halos lahat ng Tiangge na inikutan namin, meron na naman natitindang shorts na ganito. And, ayun, sabi ko, hindi ko nalalagay yung stall kasi kahit naman sa kayo pumunta, bilihan ng shorts, meron ito. Promise. 180 pesos namin siya nabili. Ewan ko lang sa iba, nalimutan ko kung magkano yung iba. Pero feeling ko 180 pesos din siya or 200 pesos. So, maganda naman yung tela niya, guys. Hindi naman siya manipis. And, okay naman yung tahi. So, ayan. Size 34 yung jowa ko. Kung gusto niyo siyang bigyan ng shorts. Ayan. Next. Ay, last na pala to, guys. Okay. So, ito yung pinagpagura namin maghanap ng polo ng boyfriend ko kasi gusto niyang bumili ng blue top and gagamitin din kasi sa birthday ng tita ko. So, ang babae is baby pink. Sa lalaki is blue. So, sabi niya, gusto niyang bumili ng blue top. So, pamasko ko na rin to sa kanya. Ayan. Ayan siya. Nabili namin to ng 300 pesos. Medyo mahal siya, pero maganda naman kasi yung tela niya, guys. Ayan. Tsaka okay yung tahi niya, in fairness. Naglipot kami ng jowa ko para makahanap ng iba pang design ng polo or anything na blue top na mahala pa namin sa Tiangge. At nauwi pa rin kami dito. Kasi ito yung talagang gustong-gusto kong design para sa kanya. Kaso siya parang ayaw niya na gusto naman niya. Pero kung may mas best pa, doon kami sa best. Pero gusto ko talaga to sa kanya. Nasal ko pa nga siya, sabi ko, lahat nalibot natin ng Tiangge. Dito rin pala tayo uuwi sa gantong design. So, ayun. So, sobrang pagod na pagod kami. At naawa ako sa boyfriend ko. Ako kasi sanay naman akong maglibot sa Tiangge. Eh, yung jowa ko, hindi naman siya ganun kasanay. Minsan lang siya sumama sa akin. Since kailangan nga niya ng damit, so wala siyang choice, kundi sumama siyang maglibot sa akin. Kasi, pag siya yung binilan ko, baka hindi niya magustuhan. Or, alam mo yun, medyo maarte kasi yung jowa ko pagdating sa damit. So, minsan ko lang siya mabilan sa Tiangge. Kasi most of the time, sa SM. Ayun. So, ang hirap mamili lang na ngayon, December, ang daming tao.
kami ng boyfriend ko, kahapon lang kami namili, Monday, pero sobrang daming tao, guys. So, ayun na lahat yung mga napamili ko, guys. And, ayun, sa mga nagbabalak pang pumunta sa Taytay Tiangge, punta na kayo, guys, kasi sobrang daming pagpipilian yung damit doon, mga sapatos, bags. Hindi kayo magugutom doon pa nagpunta kayo sa Taytay Tiangge kasi merong McDo, Jollibee, Chowkin, Mang Inasal, Greenwich, and kung ano-ano pang pwede makainan doon, sobrang dami. Taytay pa ba? What can you ask for? So, mismo sa Tiangge, meron din kayong makainan doon. Meron sa All-Star Tiangge, meron sa Bagpi sa loob, meron din sa gilid ng Bagpi, meron din sa after ng Octagon, meron din sa likod ng Freedom Bazaar. O, di ba, kabisado ko yung mga kainan doon. Ang dami talaga mga kainan doon. Hindi kayo magugutom, hindi kayo mauuhaw. Kasi kahit sa sulok pa kayo ng Tiangge, may makakainan kayo. At always available yung mga pagkain doon. CR, just in case na naiihi kayo, natatain na kayo, may CR lahat ng Tiangge. Okay? So, magbabayad lang kayo ng 5 pesos kapag naiihi na kayo. And 10 pesos naman kapag nadya-jabs na kayo. So, ayun. And malinis naman yung mga CR doon. And okay naman yung CR doon. Lagi naman ako nati-CR and okay naman yung mga CR kasi lagi naman nilang nililinis yun. Next is, nire-recommend ko sa inyo na magdala lang kayo ng eco bag. Dahil as much as possible, kapag bumili tayo, huwag na natin ipa-plastic yung pinamili natin. Magdala lang tayo ng eco bag, tapos ilagay na lang natin doon sa eco bag or any bag. Para makaiwas tayo sa plastic, mas makabawas tayo sa plastic. So, kapag bibili tayo, sabihin nyo na sa tindera, huwag natin na po i-plastic, may eco bag naman po ako. So, mas okay yun. Next is, ito, hindi ko alam kung mapiplease ko kayo sa mga nanay. As much as possible, huwag nyo nandalin yung mga anak nyo. Lalo na mga baby, kawawa naman, naiipit sila. Lalo na ngayon, December, sobrang siksikan yung tao. Huwag nyo na isama yung mga anak nyo. Kung meron naman kayo mapag-iiwanan o may magbabantay sa anak nyo, iwan nyo na lang. Bilhan nyo na lang silang damit. For sure, kapsado nyo naman yung mga sizes ng mga anak nyo. And ayun, kasi nung nag-tiangge ako, naawa ko sa mga bata, lalo sa baby. Sinasama pa nila, iwan nyo na lang kasi ano bang malay nila sa Tiangge? Total kayo naman din na magde-decide. Oo, gusto na lang din mamasyal. Pero wag naman sa Tiangge kasi ang daming tao, naiipit sila. Tapos ano, kayo pagalit, mga nanay, tatay, galit-galit kayo sa mga anak nyo dahil hindi naglalakad, kung saan pupunta, dito ka, doon ka. Ano, kinamasama nyo, tapos kayo pa ang galit. Ha? Kayo pagalit. Huwag naman ganun, guys. Kung gusto nyo silang bilang ng damit, iwan nyo na lang sila sa bahay. Kung may pag-iwanan kayo, iwan nyo na lang. Huwag nyo na isama. Please lang. Nakakaaway yung mga bata. And next is, mga sizes. Ito nga, sabi ko nga kanina, nahirapan kami maghanap ni mama kasi most of the time, free size lang yung mga meron sila. Bihira lang yung may mga sizes katulad ko. And meron akong gustong pambaba. Para siyang jogging pants na, hindi ko lang po anong tawag doon eh. Ipakita ko na lang sa video yung gusto kong pambaba. Wala silang sizes kahit sa ang Tiangge ko pinuntahan. Wala akong nakita ang size ko. Nanlulumo ako kasi ang tagay-tagay ko nang gustong magsuot ng ganun. Kaso, wala talaga akong size. Siguro sinasabi nila na kailangan ko pa mag-gym. Kailangan ko ba magpapayat? Tatanong nyo yung mga schedule. Lalagay ko na lang sa description box below. Basahin nyo na lang. Kasi hindi ko na isa-isahin dahil nahihirapan ako magsalita. So, ilalagay ko na lang sa description box. And kung paano pumunta dito, ilalagay ko na lang din sa description box. Pero, ang pinaka madali, kung medyo galing kayo sa malayong lugar, kung alam nyo ang Robinson's Galleria, sakay lang kayo ng bus, going Taytay, not kainta, going Taytay, nadaling na nyo na kayo sa Taytay Tiangge. Sabihin nyo lang, Tiangge, okay? Tiangge or Bagong Palengke, doon na kayo ibababa, promise. And kung galing naman kayo ng LRT, Santolan, sakay lang kayo ng Angono, Binangonan, Tanay, no, Angono or Binangonan na lang, para mas madali. Angono or Binangonan, sakay kayo, pababa lang kayo sa Taytay Tiangge. So, ayun. So, ilalagay ko na lang sa description box yung ibang katanungan nyo, just in case na may questions kayo, re-replyan ko kayo. So, ayun na po lahat yung mga napamili ko. And kung may katanungan kayo about Tiangge, just comment down below. And kung may katanungan pa kayo sa schedule, ano pang mga bibili doon, kainan. And kung may iba pa kayong katanungan about Taytay, bilihan sa Taytay,
try kong sagutin kayo, basta mag-comment lang kayo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please like the video and mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. And pinutin nyo na rin yung notification bell para sa susunod kong video kayo unang manonotify. And puntahan nyo na rin yung aking channel to watch other videos na mga in-upload ko. And see you on my next one and bye! Grabe, namalat ako. Hindi ko lang kung sa sipon o dahil sa kakasalita ako. Grabe, namalat ako. I'm sorry, guys. So, ayun lang. Bye!